Maglinis muna tayo ng harapan. Hi guys. So, ang daming ano. Bato-bato. Ganto ba kasi nung naglaro dito. Ngayon na yun, naglaro mga bata. Tignan na natin ang harapan. Morning guys, ay hapon na pala. So pagpasensya niyo na yung tagyawat ko kasi alam niyo na busy siya kaka-edit. So yun nga guys, welcome back again to my other episodes, to my new vlogs I mean. So nandito ko nga sa Taguluan Park, sa harap ng municipality. Ayan. So yun yung simbahan. Ito yung park. Ito yung grandstand na sa likodan ko. Ito pala. Ayan. So yun nga guys, nagpahinga lang ako rito kasi naghahanap ako ng kahoy or any type of wood na pwedeng gawing estante para sa bistro kasi bala kong gumawa ng estante or counter bar saka hanging wine. Pasensya na kayo guys, para sa hanging wines, so sabitan ng mga alak tsaka baso. So ayun, medyo mainit na ngayon, parang nasa 42 degrees dito sa Cagayan de Oro. So yun nga guys, chill muna tayo dito, chill lang. Pero maghahanap pa rin ako ng mga kahoy. Wala pa ako nakikita sa ngayon, pero I'm looking forward to it. Sana makakita na kagad. Sana makakita na kagad tayo ng kahoy. Hi guys, see ya. So guys, sabi mo na ng kahoy. Ito ngayon. Parang sa honey wine. Ang pagpapalag din. Okay na yun guys. Diyan ko na lang muna. Go!
sinasakay na yung ano yung kahoy sa tricycle para irritate sa ano kabistro. Guys, medyo mainit na. Nandito na yung mga kahoy, pero meron pa akong bibili na 2x2 para sa estante, para sa freno estante. Yung mga binili kong kahoy na yon ay para sa ano, para sa hanging wine cabinet. Ah, hindi pala cabinet, hanging wine lang, pati mga ano, pati mga baso. Sorry guys, medyo pagod na. See you on my next day. Bye. Hello, what's up? Madali. Hello, what's up guys? So ngayon, ay hapon na. Kanina nga pala, bumili ako ng ruler at saka lapis. Saka fighting paper na rin. Kanina ko lang pinili yan sa 7-Eleven. So, ayun. Gagamitin ko yan kasi magdodrawing muna ako para hindi magkamali. Magdodrawing muna ako ng dimensions or sukat or estimations. Dimensions, estimations. Para naman perfect yung gawa. But, wala naman perfect yung gawa. Pero, para lang ba maano natin. Nalaman natin yung mga sukat-sukat, mga bagay-bagay na ganun. So yun nga guys, chinerge ko na rin to. Itong, yan, drill ko. Naka-charge ko lang siya, so meron akong dalawang baterya. Black & Decker, 12 volts. Dalawa yan sila, yan. Tsaka ito na rin. Itong maliit na screwdriver na to. Ayan. Ito maliit na screwdriver na to. Ito, marami siyang bits. Kulang na pala. So gagamitin ko rin yan para sa masisikip na kailangan iskruhan. Kasi guys, hindi ako magagamit ng pako. Siya gagamitin ng pako. So lahat pa screw, pa wood screw. So ang hinahanap kong screw ay yung klase ng pang wood na black screw. Kasi lahat na dito puro silver. Eh yung mga silver na yung in my experience kasi ano siya madaling maputol tapos nalulustrid yung ano niya. So naghanap ako ng black screw na 2 inches. Pero wala, lahat po, mga 1 inches. 2 inches. Anywho, so yun nga guys, we'll see kung anong ano natin, kung anong matutrawin natin dun sa dimensional. Kung approve ba sa akin, approve ba sa ermat ko, yung drawing ko. Pero sa tingin ko, approve naman. Para lang, ano, para lang hindi tayo magkamali. Okay guys, see you on the next day. Bye. Hello, what's up guys? This is the third day of my vlog or episode. Dito ko nga sa bistro, as you can see. Yan. Dito ko ngayon, so sabi ko na sa dati ko, sabi ko sa ano, sa last day, first day ko na bumili ako ng mga kahoy, ito na yun siya. Yan. Bumili ako ng
12 feet na cucumber. Walang ordinary na kahoy kaya napilito na akong bumili nito, pero kaya naman ito. Tsaka yung 1x3 na gemelina para sa design niya. Hintayin kahoy. So yun guys, ngayon, kanina pala bumili ako ng mga screw at pako. Kanina bumili ako ng screw at pako. So ito na yun siya. Ayan. Ito yung screw. Nakikita. Ito yung screw. Ito yung pako na 2.5 inches. Saka ito yung press. Sabi ko sa first day ng vlog ko na hindi ako magpapako. Kasi guys, hindi ako maggagamit ng pako. Pero kailangan ko talaga magpako kasi walang mahanapan na mahaba-habang screw. Siguro doon na lang ako mag-screw sa hanging wine cabinet. Doon na lang ako mag-screw. Pero yung sa counter table na gagawin ko, kailangan ako magpako. Kasi medyo, patingin ko medyo ang screw ay hindi maganda pag gumawa ng counter table. Kailangan talaga pakuan para matibay. So yun nga guys, pakita ko sa inyo yung tiles na gagamitin. Ito yung tiles para sa ibabaw ng counter table. Yan. Sukat yan 40 cm. Yun yung ilalagay sa ibabaw. Ito rin yung, dinala ko na rin yung drill ko. Nalukot na yung papel. Ito kasi yung gagawin kong counter table. Yan. Yun yung drill na uwing ko last time. So yun guys, so ready na ako na gawin yung counter table muna, saka na yung hanging wine cabinet. So yun, gawin muna natin yung counter top table. Medyo may init na, so babalik muna ako sa bahay para kumain. So mamaya mga hapon pag malamig-lamig na, babalik ulit ako dito para gawin yung table. Alright guys, see you on the next day. Bye. Pero bago tayo umuwi, maglinis muna tayo ng harapan. Alright guys, na yik, mainit, pasok na tayo. Hey guys, see you later. So yun na guys, dito pa rin ako sa tabing dagat. Pauwi na rin para kumain. Relax mo na ako rito. Isip-isip kung paano gagawin ng counter table. Pero alam ko naman, I'm just kidding. So yun na guys, dinala ko na lahat ng materials dito sa Bisto, mga magagamit ko para sa pag-build ng counter table tsaka na hanging wine cabinet, kung naman tawag ko doon, whatever you call it. So I think that's it for today, the episode, maybe part 2 of my building the counter table. So siguro ganun na lang ang gagawin ko, may part pa lang.
kasi medyo matagal gawin yung hanging table sa yung hanging wall. Kaya ano na lang, ganun na lang gagawin natin. Part 2, part 3. Naman siguro umabot ng part 5, masyado na mahaba. So I think that's it for today. Sana enjoy kayo sa vlog ko, sa episode ko. See you on my